Maligayang pagbabalik mga tol, salamat po sa mga nag-subscribe. Welcome to the world of boxing. Pag-uusapan natin mga tol ang nangyaring laban sa pagitan ni Mikey Garcia versus Jesse Vargas. Pinaglabanan nila ang WBC Diamond bilang pagkilala sa kanilang laban. Ginanap ang bakbakan nila sa Texas, USA. Panalo si Mikey Garcia via unanimous decision. Maganda ang labanan ng dalawa sa mga una at pangalawang round. Nagkakapaan pa kung anong adjustment ang gagawin nila sa kanilang laban. Tinatantya muna kung anong magandang diskarte ang gagawin para maging effective ang pag-atake at pag-depensa. Mabilis naman nakapag-adjust si Mikey Garcia sa kanyang style. Nakuha niya agad kung paano i-counter itong si Jesse Vargas. Pagdating ng round 5, maganda ang patamang kombinasyon ni Mikey Garcia. Tumama ito ng solid kaya nahilo si Jesse Vargas. Mapapansin sa paa ni Jesse Vargas mga tol, muntik nang bumigay dahil hindi na niya magalaw ng normal. Sinubukan niyang lumayo para makaiwas pero gumaganti pa rin kaya nawawala ang kanyang balanse. Sinamantala naman ni Mikey Garcia ang pagkakataon. Binanatan niya ng isang jab at straight sa panga. Tumama ito ng solid kaya bumagsak itong si Jesse Vargas. Hindi agad nakabangon si Jesse Vargas dahil pinatagal pa niya ang bilang ng referee. Nagpatuloy pa rin ang laban pero nawala na sa focus si Jesse Vargas. Tuluyan na siyang kinain ni Mikey Garcia hanggang round 12. Hindi naman siya nabugbog mga tol, tamang tirada lang ang mga ginawa ni Mikey Garcia. Kahit may pagkakataon sana na kaya niya tapusin ang laban. Pero sumunod pa rin si Mikey Garcia sa game plan ng kanyang corner. Hindi siya nagpadalos-dalos sa kanyang galawan, baka biglang masilat. Alam ni Mikey Garcia na lamang na siya pagdating sa puntusan. Kaya sinigurado na lang niya ang kanyang panalo hanggang round 12. Maganda naman ang pinakita niyang laban mga tol. Pinatunayan niya na kaya niya makipagsabayan sa welterweight division. Sabi nga niya, "I will turn doubters into believers." Isang laban lang ang kontrata ni Mikey Garcia sa DAZN. Pero gusto ni Eddie Hearn na magkakaroon pa si Mikey Garcia ng isang laban under ng DAZN. Si Manny Pacquiao ang target niya makuha na susunod na kalaban ni Mikey Garcia. Palak niya paglabanin ang dalawa sa buwan ng July na gaganapin sa Saudi Arabia. May mensahe naman si Mikey Garcia pagkatapos ng laban. Tinawag niya si Manny Pacquiao at posibleng rematch kay Errol Spence Jr. Gusto daw niya makakuha ng isang world title sa welterweight division. What's up guys, your boy Mikey Garcia. We're back, I'm excited. I want to thank everybody for all the love and support. I told you guys we'll be back and I should show you. Looking for bigger things. Manny Pacquiao, maybe the rematch with Errol Spence. See you guys again, thank you. Abangan na lang natin mga tol kung ano ang magiging pahayag ng Team Pacquiao tungkol kay Mikey Garcia. Magandang laban kaya ito mga tol kung papayag si Pacman. Pero isa lang po ang sigurado, kikita si Pacman ng malaking halaga dahil malakas magbayad ang DAZN. I'm walking alone, the streets are empty, the only thing